Short, who you? Kapag wala ka ng silbi, who you? Pag wala ka ng pera, yan yun. Welcome back to my channel, Tan Koreshi Vlogs. Guys, medyo may nag-request sa akin na gawin tong video na to. Okay? May nag-request sa akin ha. Hindi galing sa akin. May nag-request. Okay? Ito yung seatmate ko nung high school. Classmate siya nung high school. Okay? Ayaw niya pa sabi yung pangalan niya. Gusto ko sana sabihin, kaya lang huwag na lang. Ito to guys. Ito yung, familiar ba kayo dito? Oh, bago tayo magsimula. Yung mga bago sa channel ko, my name is Zai, I'm a Filipina, and I'm married to an Indian guy. Again, eto, toto. You'll see a person's true color if you are no longer beneficial to their life. O, diba? Nabubulod pala pa ako. You'll see a person's true color when you are no longer beneficial to their life. In short, who you? Kapag wala ka ng silbi. Who you? Pag wala ka ng pera. Yan yun. Ito yung makikita mo yung totoong mukha nila, totoong kulay nila, pag wala ka ng mabigay sa kanila. Maraming ganyan guys. Marami. Hindi lang ikaw, hindi lang ako ang naka-experience niyan, kundi marami tayo. Okay? Kaya huwag ka malulungkot. Ano ba masasabi ko sa mga taong ganito? Yung mga ginagawa ang lahat para umangat yung estado sa buhay. Hindi ko naman sinasabing masama ang maging ambisyosa, you know. Yung malaking mangarap, yung mataas yung pangarap sa buhay. Pero, dapat huwag ka manapak at manira ng tao. Lalo na yung taong sinisira mo is minsang nagpakain sa buong pamilya mo. Diba? Oh, ako, hindi ko dapat to i-discuss. Pero, sabi nga nung kaibigan ko, i-vlog ko daw. Okay? So, yun. Total, medyo may alam-alam ako sa ganitong bagay. Kaya, i-vlog ko na. Guys, yung mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, go, subscribe na. So, ano pa ba masasabi ko sa mga ganitong tao? Uy, ito. Ito yung mga taong ang babait para mga aso. Kapag nasa lowest part ng buhay nila, para sila mga aso. Diba? Kahit ano sabihin mo, sinusunod. And then, pag okay na sila, yan, mangangagat na. Kakagatin na ang amo. Yan. Diba? Maraming ganito, guys. Experience ko, kwento ko sa inyo sa Middle East. Ha? May mga visit visa doon. Nakakala mo, hindi makabasag pinggan pag nandun. Ate ng ate, kumusta ka ate? Sa paturo ate, may saan ako pwede mag-apply ate, ganito ganyan. After a few months, kapag nakaharap siya ng trabaho, wala na, hindi mo na siya makagilap. Minsan nga, lumilipat pa ng bahay eh, di ba? Parang wala na talaga. Hindi nakalimutan yung pangalan mo. Wala na, wala. Ang hirap, no? After mo tulungan tumayo, after mo tulungan maging matibay yung tuhod, nakatayo na mag-isa, tapos bye-bye, who you? O, diba? Hindi naman natin sinasabi na walang utang na loob or something. Or ibalik yung mga binigay, yung ginawa mo. Hindi naman ganun. Pero, wag lang sana makalimot, at lalo sa lahat, wag lang sanang manira ng tao. Alam mo, parang pareho din to sa pinakain mo na nga, pagkakalat pa sa iba na hindi masarap yung luto mo. Gets nyo ba? Yun. So, maraming ganito guys, huwag kayong mag-alala yung mga nakaranas ng ganito. Yung mga taong ganyan, yung mga manggagamit, hindi yan nakakalipad ng mataas. Babagsak yan sa lupa. Tandaan nyo yan, kaya huwag kayong malungkot. Yung mga next victim nito, good luck sa inyo. Good luck! Magaling tong target ng biktima to. Dahil paawa effect ang mga ganitong tao, tandaan. O, diba? Tama ba yun, seatmate? Tama ba? Ano pa ba? Ito, magagaling lang itong kumabig. Sabi ko, ano ito eh? Kapatid to nung vlog ko na about sa chismosa. Yan.
panoorin din ninyo yung vlog na yun, yung doble cara to, doble cara. Tsaka chismosa with benefit. Ano pa ba? Yun, sa mga taong ganito naman, mensahe ko lang sa inyo ah, kung sakaling nakikinig kayo, okay? Kayo, after nyong manggamit ng tao, huwag na kayong manira, okay? And, huwag nyo sana kakalimutan na bilog ang mundo. Nasa taas kayo, feeling nyo nasa taas na kayo, hindi nyo namamalayan, baka bigla na kayong umilalim, okay? Isang click lang yun, isang click na ganito. Yun, alam ko naman na marami, hindi lang naman sa isang tao kayo ganyan. Marami kayo, makala nila, bait-baitan kayo. Dapat na sumasali kayo sa mga ano eh, acting workshop, baka pwede pa kayong mag-artista. Magaling kayong mag-ano eh, mag 360 turn. Yung from here till here, parang yung mukha nyo talagang turn na turn, hindi na kayo na makilala. Then after, kapag medyo umaasenso kayo ng konti, turn na naman 360. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, guys, eto ha, may mga tao kasi na minsan tumulong na sa buhay nyo, okay? Tapos biglang may nagawa silang hindi maganda, hindi kaya nagkasundo. Ako kasi, guys, kaya nawawala kagad yung galit ko. Iniisip ko agad yung mga ano ba yung mga nagawang mabuti nitong taong to dati sa akin. Kaya, di ba, madaling mawala yung galit ko. Pero kapag naisip ko na naman yung ginawa nila, nagagalit na naman ako. Pero in the end, sino ba ako para magalit, di ba? Malay mo talaga pinakita ni Allah kung ano talaga. At least pinakita niya na maaga yung tunay na kulay nila. Yun, hindi na niya pinahaba. Hindi na niya ako ginawang tanga for life. At least pinutulan niya yun. So, ano ba yung mga sasabihin ko? Yun, yung mga nabiktima nga ng mga ganitong tao, ng mga manggagamit, huwag kaya mag-alala. Sabi ko nga, bilog ang mundo. Hindi yan aasenso yung mga taong ganyan. Andyan yung Diyos, andyan si Allah para mag-judge sa kanila. Okay? Okay, mag-alala. In time, makikita nyo na lang. And actually, yung mga taong ganito, hindi sila nagsisisi. Hindi sila marunong magsisi, guys. Kasi iniisip nila, tama sila. Okay? Iniisip nila na ginawa nila siguro yung mga ganung bagay para sa pamilya nila. Which is really mali. Okay, kasi kung gagawa ka ng masama para pakiinin mo yung pamilya mo, masamang bagay na yun. Okay? Parang sinabi mo na rin na nagnakaw ka para pakiinin yung pamilya mo. Which is, alam nyo, bawal na bawal yan sa Islam. Bawal na bawal yan sa kahit anong religion. At bawal na bawal yan sa pagiging humanity. Bawal yan. So, mas maigi na yung magtrabaho ka na maigi or something. Kahit konti lang kita, basta galing sa marangal, yung pinapakain mo sa pamilya mo. Hindi yung pinapakain mo sa pamilya mo dahil lang yung galing sa paninira ng tao o sa pananapak ng tao para lang umangat. Hindi masamang mangarap ng mataas. Huwag mo lang gawing hagdan yung ibang tao. Tapak-tapakan sila para lang lumipad. Yun. O, diba naiintindihan na naman nyo, guys? O, sino yung mga may mga ganito experience, mag-comment-comment lang sa baba. Dito. Ang daming space, oh. Comment, oh. Yun. Guys, salamat pala doon sa mga maraming mag-comment dyan. Relate na sa mga real talk ko. Sobrang na-appreciate namin kayo ni Imran. And sometimes, si Imran kasi kapag nandun siya sa video, siya yung pinag-re-reply ko. So yun, okay, maglala meron yung ano, permission sa akin na mag-reply siya. Yun. Yun nga lang, dapat English ang comment nyo para maintindihan niya. Yun lang. So guys, ano ba ma? Okay, maglala guys. Sabi ko sa inyo, nandiyan si God para tignan kung sino talaga, diba? And ano pa ba? Yun lang.
maging masaya tayo sa ibang tao, ganun. Yun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa vlog kong ito. Till our next vlog, my name is Sai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!